So what's up mga brothers, no? At ito na naman tayo sa panibagong episode na meron tayong ito product review again. Tulad yan sinabi ko nung last episode na meron pa tayong isang product ni Kobe na i-review. Ito naman ngayon is yung Kobe Tire Black. Tire Black ni Kobe. To cut the story short and explanation short, ito mga brothers yung after. So last apply ko sa kanya after ko maglinis noon is August 23 pa. So anong date na ngayon? It is September 6, 2020, and this is the unwashed version. And ito yung gulong niya ngayon. Ito yung sidewall ng gulong niya ngayon. Kunin ko lang yung susi. Wait lang. Ipapakita ko sa inyo na hindi pa nga nawawashing si Stark ngayon. Ito mga brothers, no, subukan ko to na ipapakita ko sa inyo itong Tire Black na to na hindi pa nga nawawashing, kung ano yung effect niya. Yan yung Kobe Tire Black, yan. So ngayon, subukan ko siya, papakita ko sa inyo. Yan, hindi pa siya nailalagay. So yun ang itsura niya pag hindi pa siya nailalagay, yan. So ngayon, lalagyan ko siya, papakita ko sa inyo kung ano yung magiging itsura niya after niya malagyan. So ngayon, in-apply mo siya dito sa mismong gulong. Ito yung kalalabasan niya. Wala pang linis-linis to ang mga brothers. So yan, nakita nyo na ang laki ng change niya. Ang laki ng pagkaitim niya doon sa itsura niya kanina. Ito mga brothers, yung ano niya, yung kasama pa yung dumi nung in-apply ko siya. Yan, ito yung mismo dumi niya. Kasi talagang wala pang washing sa start nito. Panalilinisan. So ngayon, kung i-compare natin siya doon sa kaninang itsura niya na hindi pa nga nalalagyan, is ito yan. Makikita niyo dito sa guhit na to. Yan, ito yung hanggang dito lang ako nagpahid. Medyo sumobran na ng kaunti. So, kitang-kita nyo, brothers, yung kaibahan niya. Sobrang itim. hindi pa siya, ano, hindi pa talaga yung nalilinisan. Kasi mas ano siya, mas maganda siya pag siyempre nalilinisan mo na yung mismong gulong mo. So, yan, mga brothers, nakikita nyo. Ito yung nalagyan. Ito yung wala pa. Non-greasy shine formula. Conditions tire against aging. So pinangangalagaan nyo na yung pagkakrak ng gulong. Siyempre mukhang bago talaga eh. And ayan, deep black finish. Ayan, kita nyo mga brothers. So ngayon papakita ako pagka ano siya, parang nilinis mo naman. Yun ang parang nilinisin talaga. Sasabunin para sa akin. Siyempre dala ko na naman yung aking maliwaan, eh. Mahiwagang toothbrush na may detergent soap. So itong side na to, ito yung nilagyan ko. And ito yung lilinisan ko muna. Pakita ko sa inyo. So dito pa lang mismo sa pagbabanlaw na to, kitang-kita nyo na hindi naalis. Kinuskus ko na siya ng may sabon, hindi pa siya naalis. Banlaw pa lang to. So subukan ko ngayon na punasan.
So yan mga brothers, no. Ngayon, hindi ko na siya napawashing. Kakatapos lang umulan ng napakalakas ngayon. And ayan, ayan ang itsura niya mga brothers, no. Hindi pa siya talagang na-fully wash. Pinaliguan lang siya ng matinding ulan, no. Ayan, makikita nyo ngayon dito mga brothers, no. Pakita ko, punasan ko yung mismong gulong. Sa ngayon, wala akong nilalagay na color grade sa mga videos ko. As in, straight from GoPro lang to mga brothers, no. Kung mapapansin nyo, yung kulay niya, no. Ayan. Ang ano niya pa rin, ang linis niya pa rin tignan, ang tingkad niya pa rin tignan, gawa ng ang naka-apply ngayon dito sa ano no, sa kaha ni Stark is yung Kobe Motor Care products. So the rest of the uploads na mga susunod is nakatutok sa noon featuring the Kobe products. Halos parang ano pa rin, parang bagong apply pa rin yung mga pinaglalagay ko na almost 3 weeks na sa ngayon. As of today, as of today. So yan mga brothers, pupunasan ko, papakita ko sa inyo yung effect ng Kobe. Tire, hindi tire sealant ha, tire black kasi personally talagang tuwan-tuwa ako sa ano na to. Sa naging effect niya, yan. So, kitang-kita niyo na ano, basa pa siya ngayon. Tutuyuin ko yung gilid niya, yung pinaka-wall niya. Eh mga brothers, kitang-kita nyo. Ang itim niya pa rin. Man, talagang ako personally na believe ako sa ano na to. Sa kinalabasan ng gulong ko na to. Kasi usually, ang nangyayari sa kanya, kapag kaganito na, mga ilang weeks na or sabihin natin na umulan lang, nagkakaroon na siya ng faded marks dito. Yan. Na usually ang nangyayari sa kanya, parang nag-ano na, parang lumuluma na siya tignan. Pero sa ngayon, tignan nyo. Oh. Walang halong biro mga brothers. Talagang ako personally na natuwa ako dito sa Kobe tire block na to. Mapapansin nyo, talagang halos ro na nga itong ano natin eh. Itong video natin, talagang napakulo eh. Yan. So yan, nakikita nyo. Yeah. Yan. Ito, itong front tire ko is 2 years na to. Pero kung mapapansin nyo ngayon, parang di naman bago. Man, walang halong biro. Ngayon, sa mga susunod pong videos, antay-antay lang kayo kasi meron akong magandang announcement ng mga brothers na sasabihin. Kasi kayo ay magiging parte ng Kobe. So, antay-antay lang tayo or dun sa last video na ilalabas ko to, regarding dito sa Kobe na to. Antay-antay lang kayo dahil kayo mismo ay magkakaroon ng participation sa Kobe Motor Care PH. So, antay lang ha? Antay lang. Yan. Ngayon, kung makapansin nyo, ito. Ito yung susunod natin product. I-re-review. Kita nyo yung po na yan. Di ba parang bago siya ngayon? Hindi dahil sa nabasa siya. Dahil ito yung na-apply din ng isa sa mga product ng Kobe. Wala akong mic ngayon kasi hindi naman talaga planado na magsushoot ako. Pero since nga na umulan, take advantage ko na to. Kasi alam naman natin na ang acid rain is nakakapag-alis ng mga na nailagay natin. So kitang-kita nyo, ayan, sa matte parts. Tuntua ako dito sa ano na to, product na to. So hanggang dito na lang mga brothers. At baka abutin pa ako ng ulan. Mahirap na. Maraming salamat sa panonood ng mga brothers. And maraming salamat Kobe Philippines, Kobe Motor Care PH para sa pag-sponsor ng video na to. Walang halong biro. Yung tire black talagang gustong gusto ko, promise. Walang etos yun. So mga brothers, see you on the next episode of my moto vlog and moto review, product review. So ciao! Bye-bye!